Ayan. Hello guys, mga ka-baker. Sa mga nagtatanong po kung paano ko gawin yung money pudding, ito po yung mga materials na ginagamit ko sa paggawa ng money pudding box. So, syempre kailangan natin yung bills na galing sa client. So, required lang kayo na kung barya siya, isa, request nyo na pagbinigay sa inyo, yung small bills na or kung ano yung gusto nilang ilagay sa kanilang money pudding. Minsan syempre tayong mga baker medyo busy, so minsan mahirap magpapalit ng mga bills para less hassle para sa atin. So yan, naka-prepared support 16,000. Then syempre ang ating plastic na paglalagyan ng mga pera, ng ating mga bills. Ito ang size nito, I think, hindi po ako nagkakamali, is 8 by 3 yung haba. Ganito po yung tatak niya. Is Dura Plus. Medyo matigas po kasi siya, so mas magandang gamitin. Pag po kasi medyo malambot, ang hirap ng idikit or ano, pagdikit-dikitin yung mga bout. Siyempre yung ating board. So, any board naman po, basta matigas, madinis, pwede nyo gamitin. Before, ginagamit ko yung box ng gatas ng baby. Kung ano po available nyo, basta be sure na malinis po siya. Ngayon, na-discover ko, pwede ko pala siyang gamitin. Yung cake boss, so, nahati ko kasi siya pag medyo mababa lang yung ano. So, eto, kasha na to. Then, scissors, syempre, and nating packing tape, scotch tape. So, hindi po ako gumagamit ng sealer. Scotch tape lang po talaga. So, start na po tayo. Pasok lang po natin yung mga bills. Ako po, pag naglagay, is patayo. Nasa ibabaw yung tao. Para kita agad yung amount. So, ganyan na po. Pasok lang po natin lahat. Pag po may mga small bills kayo, lalo kapag mga 20s or 50s, basta small bill, nagsisingit ako sa huli, sa last part, pag dinikit. Yung nga lang, eto kasi wala siyang small bill. Sa next video ko po, ipapakita ko sa inyo. Naglalagay ako ng small bill sa pinakadulo, mga 2 piraso lang po. Pag pinagdikit-dikit ko na sila, parang pag... Especially kung 1 piraso na yung 1,000 bill mo, tapos naka-roll siya, siya yung pinakadulo. Hindi na agad siya nakikita. Naka-roll, pag hinatak, medyo naka-roll pa siya. So, ginagawa ko, mayroon nakapag-suggest na isang client, nakalimutan ko sino siya, pero thank you sa kanya, binigyan niya ako ng idea. So, from then, ayun, ginagawa ko na siya. Nilalagyan ko ng small bills sa pinakadulo para pag hinatak, kita pa rin yung bigger amount ng bills nila. Meron pa pong mas maliit dito eh. May nabili akong medyo mas maiksim plastic. Halos almost na nakasagad na siya. May konting awang lang. Space. Pwede rin po yun. Basta yung sakto lang naman po doon sa pera. Be sure na hindi siya nadodoble. Kasi mamaya, maghanap si client. Bilangin lang yung naka-plastic pero doble pa rin. Pero so far naman, wala naman po nangyari sa akin doon. Basta double check lang po natin, pati yung amount ng bills, para hindi rin mawala yung tiwala ni client. Yan ang importante, tiwala ng client natin. Siyempre, pera po yan, pinagkakatiwalaan tayo. So, pasok lang po natin lahat. Mali lang po ito. Ito yung pinaka madali para sa akin na way na paggawa ng money pudding box. So, after po natin maipasok lahat, pagdidikit-dikitin na po natin yung mga bills. So, scotch tape lang po yung ginagawa ko. And then, sa pinaka-top, sa pinaka-unang hihatakin, naglalagay po ako ng blanco.
So, dinidikitan ko ng aking sticker. So, para paghatak nila, wow, advertisement ko. So, tara, magdikit na po tayo ng ating mani pudding. So, be sure din po na malinis yung kamay natin, yung area, para hindi didikit po sa ating mga plastic. So, start na po tayo magdikit. Dito lang po ako magdikit ng ano. So, scotch tape lang po ginagamit namin. Actually, Mr. Po talaga tagal-dikit na po. Eh, dahil magbibideo po ako. So, ako na naman. Didikit. Pero before, ako naman talaga gumagawa. So, tinuro ko lang sa kanila. So, thank you sa aking pinakmamahal na hobby. Sa masipag na tagal-dikit ko. So, nakakala sa aking trabaho. Mahal po bayad din ah. I-drop lang. So, ganyan lang po. Pwede rin po yung naka-overlap para nakadikit pa rin doon sa kabilang side. So, tuloy-tuloy lang po. Tsana lang po kayo lumipat sa kabila pag ididikit mo. So, yung gartong style lang din po, nakuha ko lang din po sa style na pagdidikit ng Mr. Po. Ako kasi may busisi din ako mag-ingat rin. Ito sa SK ko po na ginagamit, kung size, 7x4 or 7x5. So, depende naman po sa request ng client yun. Pero pinaka-anpong size ko ay 7x4. Ginagawa ko na pong standard size ko ng manipuli ko kasi na-stick na po yung box ko. So, mamaya ituturo ko kung anong size po ng ating box. 3.2 inches and 2x2 yung bawat side. So, yung lapad niya is 3 inches. And i-space lang ako ng konti para maluwag. Hindi yung parang hinatak siya, hindi hirap mag-draw sa loob. Kung napapasin po, wala kung pinakita sa inyo mga stick or straw para doon i-roll yung ating manipuli. Hindi na po ako naglalagay noon. So, direct ko na kung niro-roll, then naging na po agad sa box na hinawa. Ayan, marapit tayo matapos. Last one. Ayan. So, ang pag-roll po nito. So, direct na po yan. Hindi na tayo maglalagay ng any stick or straw dito sa dulo. So, direct na po yan. Kaya napapabilis din yung paggawa ko ngayon. Ever since naman ganito naman po yung ginagawa ko, kasi nakakapanood ako sa iba, nilalagay po ni straw or directo na po straw din sa cake na agad. Nagfe-fail. So, paghatak pa lang, nasisira na agad. So, epic fail lang. Sayang naman yung effort ni baker. Tsaka yung pagiging surprise ni sana. So, roll lang po natin. Kaya naglalagay ako ng ano, ng small bead doon sa pinakadulo. Minsan may mga message sila or pictures na gusto ipalagay. Ayan, sa dulo. Sa front. Depende sa client, sa request ng client po natin. So, ganyan lang po. Roll lang po natin. Siksikin lang po natin. Nakapag makapal yung pera, matatansya mo naman yun. Pagkabisado mo na, tansyado mo na yung lapad niya. Ang kapal nung ating money roll. So, roll lang po natin. Pag masyado na mahawala na ako tsaka si Mr. na backup na kailangan. Medyo mag-busisi din kasi, diba? So, sayang yung oras. Ang dami pa natin gustong gawin. Pag ikaw lang talagang gumagawa lahat. Maraming nakaka-relief niya na ito. So, ayan. Ganyan lang po. So, ito medyo matipis pa to. Pero yung box ko pa rin is the same. Yung size niya. So, para alam mo na yung sukat. Kasi pag medyo manipis naman yung box mo, may tendency na ang gaan mabilis mabunot. So, make use ng mga ganun. So, standard size na ako sa 2x2 ng kapal ng bawat side. Then, yung lapad niya is 3.2 inches. So, sa inches lagi ako. So, dikit ako muna yung dulo para hindi kumawala. So, ito, pag ganyan, okay lang na medyo maluwag yung pagka-roll niya. Huwag mo na siksikin. Pero ako,
Ganyan pa rin. Kasana yun eh. So, dikit lang. Kuha lang po ako ng, yung pala nakalimutan ko, yung ilalagay na sa dulo. So, ako dinadirect ko na yung kung ano ilalagay. Kung happy birthday topper. So, yung maliit lang. Pwede na yon. So, pakita ko po sa inyo pa. So, ito po yung ginagamit ko na any acrylic or ano, happy birthday topper o anong or stick. Depende po sa inyo. Dati kasi nung unang-unang gawa ko, yung dinalagyan po ng ribbon sa dulo. So, tapos tinutubi mo pang ganun, papasok mo pa. Ang hassle pala. So, kakagawa, nakakaisip ka ng sa dami kong ginagawang manipuling. So, nakakaisip ka na ng mga technique na mas mapapadali yung trabaho mo. So, ganyan lang, idudunglo mo lang. Hanap ka ng scotch tape or packing tape na madikit. Huwag po yung, kasi may mga tape na ang daling matanggal nung dikit. Tanggalin ko lang po yung dulo para hindi tanggal. So, kuha ka lang. So, iba yung ginamit ko sa pagpandikit sa ating money roll. Scotch tape siya. Pero ito, packing tape. Kasi mas madikit. So, tansyayin nyo na po yung kakasya o naka-overlap ng konti. Sumuko ko. Ayan. So, ganun lang. Didikit mo lang. Center mo lang, syempre. Kailangan balance. Hanapin mo na pinakadulo. Didikit mo lang. Tapos, side pa triangle. Kita niyo po. Pa triangle lang po. Yan, dikit lang ulit. Idudulo lang po ulit natin. Ganyan po siya. Ito pa po yung pinakadikit nyo. So, idudulo nyo lang ho. And then, dikit lang po natin sa side. So, mapapansin meron pang nakaawang para hindi po mapasok. Walang tendency na makapasok yung icing or moist. Although wala lang siyang pera sa loob, pinakadulo natin. Para nakasealed na mabuti. So, side lang din po. Dulo-dulo lang. And, dinulo ko lang yung dikit. So, wala dito. Dito na. Ayan, nakasilog na po yung kabila. Hindi yun. Kabila naman po. First side. So, dikit lang po ulit. Ayan. So, stable na siya. Siyempre, huwag naman masyadong atakin. Para man talaga. Tapos, pisil-pisilin nyo, hagu-hagurin nyo para mas madikit. So, tara, meron na tayong actually, nauna ko siyang dikitan eh. Dapat ginagawa ko kasi bago ko idikit to, ginagawa ko muna yung box. So, na-excite ako. Kasi may tendency mag-roll ulit siya. Kung mawala. So, ganyan lang. Side muna natin para hindi siya mag-roll. Pabalik. So, susukatin lang po natin. So, hahanapin lang natin yung magiging labas ng ating box. So, ito yung medyo pangit, medyo rough. Ito yung makinis. Cake post po ito ah. So, kinat ko lang. Ito, sakto na eh. May sobra pa to. Kasi yun yung mga pinagsobrang ako na kinakat. Dahil mahaba po siya. I think is 12 inches po yata yung haba niya.